lolo mo ay may isang genetic disorder, ano ba ang posibilidad na meron ka rin ito? Paano ang mga anak mo? Pwede ba silang makakuha ng parehong genetic disorder ng lolo mo? Ang mga katanungan na ganito ay pwedeng masagutan sa pamamagitan ng pedigree analysis. Ano ba ang pedigree? Ang pedigree ay isang chart na nagpapakita ng genetic history ng isang pamilya sa maraming henerasyon. Ito ang isang halimbawa. Ano ba ang ibig sabihin ng mga simbolo na nakikita natin? Ang bilog ay sinasagisag ang babae. Ang square naman ay ang lalaki. Anong ibig sabihin ng mga linya? Ang horizontal line na nakakabit sa lalaki at babae ay ibig sabihin na mag-asawa sila. O dahil sa modernong panahon, may mga taong hindi naman kasal pero may mga anak sa isa't isa. Sabihin din natin na meron silang sexual relation. Kapag may vertical line na nakakabit sa horizontal line ng mag-asawa, ibig sabihin ay lahat ng mga taong nakakabit sa ilalim nito ay mga anak nila. So lahat sila ay magkakapatid. May special na notation naman ang mga kambal. Ito ang fraternal twins at ito naman ang identical twins. Minsan, meron kang makikitang dobling horizontal lines na nagkukonekta sa babae at lalaki. Ito ay ang consanguineous mating o incest. May iba pang simbolo sa bilog o square na may ibig sabihin. Kapag puno ng itim ang hugis, ibig sabihin ay apektado ang tao na kung ano man na genetic trait ang pinag-aaralan sa pedigree analysis. Kapag puti, ibig sabihin hindi siya apektado. Kapag may itim na tuldok ang hugis, ibig sabihin ay carrier ng X-linked genetic trait ang tao. Ito naman ay ang autosomal carriers. Ang diagonal line naman ay ibig sabihin na patay na ang tao. Ang diamond na hugis ay nangangahulugang hindi alam ang sex ng tao. Meron namang maliliit na bilog o square. Ito ay nangangahulugang namatay ang bata bago o habang ipinapanganak. May makikita ka namang mga numero. Ang Roman numeral sa kaliwa ay ang bilang ng henerasyon. Ang Arabic numerals naman na nasa katabi ng mga hugis ay ang bilang ng mga tao na nasa isang henerasyon. Ang mga numerong ito ay para madali nating ipakita kung aling tao ang tinutukoy natin. Halimbawa, pag ako ay nagsabing 2-3, ang tinutukoy ko ay ang taong ito. Ngayon na alam na ninyo ang ibig sabihin ng mga simbolo sa chart, pwede na tayong gumawa ng pedigree analysis. Pwede nating gamitin ang pedigree chart upang alamin kung ang isang genetic trait ay autosomal o X-linked. Ang isang clue na X-linked ang genetic trait ay ang bilang ng mga lalaki na apektado sa pedigree chart. Kapag karamihan sa mga lalaki ay apektado, malamang na X-linked ito. Kapag ang genetic trait ay makikita sa mahigit kumulang na parehong bilang ng mga lalaki at babae, malamang na autosomal ito. Halimbawa, sa pedigree chart na ito, autosomal ba o X-linked ang disorder? Tama kayo, autosomal. Ang clue natin ay tatlong babae at tatlong lalaki ang apektado. Ibig sabihin nito ay malamang autosomal ito. Ngunit ang clue na nagsasabing hindi ito X-linked ay ito. Tingnan ang babae sa 1-3. Itim siya, so ibig sabihin kung X-linked ang disorder, homozygous siya sa disorder. Pero tingnan natin ang anak niyang lalaki na si 2-6. Hindi siya apektado. Kung X-linked ang disorder, dapat apektado ang lahat ng anak ni 1-3 dahil lahat ng mga lalaki niyang anak ay makukuha ang X chromosomes nila sa kanya. At ang X chromosome niya ay dala ang alil para sa disorder. Dahil hindi apektado si 2-6, hindi ito X-linked trait. At ito ang mga dahilan kaya sigurado na tayo na ito ay autosomal trait. Kung ang disorder ay autosomal, pwedeng ito ay dominant o recessive. Paano ba natin malalaman kung alin? Madali lang. Kapag ang disorder ay dominant, ang isa sa mga magulang ay dapat apektado. Halimbawa ay ito. Alam din natin na heterozygous ang dalawang apektadong magulang dahil meron silang mga anak na hindi apektado. Kung homozygous ang mga itim na magulang, lahat dapat sa mga anak nila ay apektado. Kapag recessive naman ang autosomal disorder, hindi kailangan na ang mga magulang ay apektado dahil pwede silang heterozygous. Ito ang halimbawa.